main reason bakit ko siya napag-usapan kasi according sa parang rumor, leak or speculation, yung roleplay is baka integrate na nila sa GTA 6. Okay. Kasi currently, right now, para mag-ano mo siya, although online aspect siya, kailangan mo pa mag-download ng specific mod dun sa GTA o ano, para ma-integrate siya. Yung now, yun nga, na-leak siya dun sa isang parang forum, and then sabi ni Dexterto, sinususpect nila yung mga roleplay features is ilalagay nila dun sa GTA 6. So, part na siya. Part na siya. If may mga nagpa-plans dito, in the future, nagumawa na sarili nilang mga ganong style na role-playing, basically is, ayun, mas madali na siya sa GTA 6. Magro-roleplay ka ng NPC, no? Actually, napapaisip nga ako na, uy, okay mag-start ng server, specifically for this one. Magro-roleplay lang talaga kayo. Welcome to my taco shop. Demand, no? Para dito, talagang biglang tumaas dahil, ayun, naiinis na siya sa reality. Kailangan sila pupunta sa ganong aspect. Entertainment din, eh. Entertainment ba or escapism? Yung mga nanonood. Depende. Entertainment. Oo. Yung mga nandun. Yung mga nandun. Escape. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit dun yung escape nila. Ano bang alternative? Parang ibang world. Parang I will escape dahil Earth. GTA din yung pinuntahan nila. I will escape Earth to go to Earth. Parang ganun yung para naisip ko. Parang Try kayo ng ano, diba? Minecraft. I'm a Lego block, mga ganun. Para mas gusto ko pa yung GTA. I think mas madali lang talaga sa GTA, gawin. Baka yun yung main. Oo, kasi main ano pa rin eh. Dikit ka pa rin sana yun sa real life. Eh. Mas madaling mag-isip may ibang personality ka lang, parang ganun. May ibang pagkatao ka lang. Sipin mo, nagro-roleplay ka sa Minecraft, may dumating na Enderman. Tsaka din, pwede kang maging mayaman. Meron din akong ano nun, parang nakasabay na, kasi bago lang ako, nun, hindi ko nga siya diniretso dahil nga nagalit sila sa akin, dahil nga hindi ako yung nag-stick sa roleplay ko, dahil nga lalaki yung character ko, paano paninindigan yun, ang hirap. Tapos mali yung ano. Kaya nga hindi ko na siya natuloy. Mali ako kasi hindi ko expect na ganun, parang ganun. Hindi ako na-inform na ganun siya ka ano, baga ka-intense yung mga tao doon, parang seryoso pala sila. So, parang may pinuntahan kami doon na mayaman yung ano, kasi doon sa virtual reality niya, mayaman siya. Meron siyang sariling building, tapos meron siyang penthouse sa taas, pinakita niya, tinour niya kami, mga ganun ba? See, kasi hindi mo kayang gawin yun in real life. Mahirap mo gawin yun in real life. So gawin mo yun in a video doon game, nila, diba? Doon nila ginagawa, parang ganun, kaya invest dead tapos, sila. Yung escapism nung isa, magnanakaw ako. Oo. Hindi ako na-inform na magnanakaw yung ano ko, yung kasama ko. Kasi syempre, tapos yung isa, I'm a hobo. Nadamay tuloy ako, pati ako dun sa ano, tip ako. Kasi parang tinulungan ko lang yung friend ko dun sa task niya. Hindi ko alam na magnanakaw pa na siya, parang ganun. Hindi mo naman siya, kumbaga pag nag-roleplay ka kasi dun, hindi naman specifically na alam mo na ano ka eh. Parang, go with the flow yan. Oo, parang go with the flow yan. Siya. Tawag dito, ang tawag na sa acting na ganun. Method acting. Oo, parang method acting. Oo, hindi mo naman reacting lang talaga yung ginagawa mo sa nangyari sa'yo. Tapos yun, parang ako, yun tuloy, parang di naman yun yung gusto kong character. Parang, dun na ako, napunta dahil yung friend ko. Thief siya, parang... So, based dun sa insider info, dun sa GTA 6, yung mga possible tools daw na ilalagay nila is like mga variety of enhancements, detail na game world, tsaka mga weapons, tsaka mga NPC scenarios, and then meron din mga behavior of security guards and more. Mm. So, yun lang yung ano, TLDR ka kasi, given yung popularity ng GTA na role-playing, it would make sense na integrate na ng Rockstar to. Right? Yeah. At the same time, is it could be another monetization aspect ng Rockstar for this one. Hopefully, hindi siya paid na, no? Feature? Paid add-on? Sana nga, we don't know. Na siya. No? Lalo na kung sa next, ano naman yun, sa next GTA nila, feeling ko kasama naman na. Sana. Well, hope, we'll see. Kasi, insider info, hindi sure, hindi confirmed, and not verified. Pero if you are into role-playing games, let us know what you guys think about this one. Is this a win? Is this a bad thing? Do let us know. And then, is this a good time para mag-start na ba tayo ng sarili nating role-playing server? Pisa na natin. Baldur's Gate. Sa Baldur's Gate naman ang titirahin natin. Mag-flip-top ka dun. Bard. Bard. Box makina na Bard yung ano. Yung horny na Bard nila. Let's go!
So, yeah, that's all the topics we have for today before natin end yung ano, discussion. Basahin ko lang ulit yung mga comments. Feeling daw niya, one of these days, pag-uusapan natin topic about furries. To be honest, this week, nagtanong ako sa kanila ano ba yung gusto naman ng topic na pag-usapan. Kasi walang malaking nangyari this week eh. Ang isasabihin ko lang naman. Ayokong iset up ni Sides yung Baldur's Gate. Yun din ang sasabihin ko. Yun lang ang sasabihin ko na pag-usapan natin. Kaya di ko na sinabi. And ayoko. Pag-usapan ng Baldur's Gate. And yes! Then, sabi din ito, hi, in regards nga sa role-playing, it's a very niche scene. And then, sabi ni Saber Loli, ito pala yung podcast streams. Yes, ito yung podcast streams. Hindi ako naglalaro ngayon, dito nyo ako makita, it's every Friday. Then, maghihintay ako na mag-roleplay ng Spider-Man. Dalawa lang kasi yung character, ang hirap nun eh. Kung ginawa sana nila lang, ikaw yung NPC na nasa world ni Spider-Man. Oo. Imbis na ikaw si Spider-Man. Ako so, yung pulis na mga habol kay Spider-Man. Get that Spider-Man! Baka same ba kayo ng sentiment ng daily... Ano? Oo, pinapahinggan ko si J. Joe na Jameson. Oh, I believe him. Spider-Man is a menace! In regards sa monetization, meron siguro. Rockstar, they like money. So, yeah. It could be. Magbibenta din sila ng skins. Yan. Magbibenta sila. Everybody likes money. Sila papasok. Except for Larian. Ang sa akin, ang feeling ko, magbibenta sila ng scenarios. Parang yung mga sa task-task, yung mga ganito. Scenario na i-roleplay nyo on that specific time, right? Or pwede ding skin na. Sa tingin ko, mas kailangan din skin. Oo, kasi scenarios, may kasamang skin siya. Meron ano, siya. Ocean's 11 heist. Exactly. Scenario, mga ganun. And then, Baldur's Gate, OMFG, ang laki ng market. We know. And then, if bumagsak ng sobra ang Diablo viewership count. Ang nagdadala na lang ng Diablo viewership si Aspon Gold. Yeah, 6K yung viewers niya kanina, naglalaro siya ng Diablo. Then last time is 15K yung viewers niya. Every time na magspa-spike ang viewership ng Diablo, ibig sabihin nagsistream si Asmon. Yeah. Kinikare niya yun. So, that's it. That's all the topic we have for today. If you have topic suggestion, feel free to leave in the comments ng YouTube para mabasa namin sila next time and then ma-incorporate namin sila sa future discussion. If you'd like to support us, you can follow, like, comment, subscribe depending on which platform you are. To join yung discussion, available kami every Friday. Actually, Sabado na. Saturday na. Sa Twitch. Right? And then, para kay Onset, next time, try namin sa Discord. We'll see. We'll plan it. Kung paano yung plan in regards to that. Kasi maraming moving parts eh. And then, maraming possible na errors na mangyari. And then, again, if you'd like to be our guest, let us know. We can arrange that. PM na yung Pinoy Gamer Facebook page or yung Pinoy Gamer na Discord account. Yun lang. And again, I would like to shout out dun sa mga nagstay, sa mga nanood. Shout out kay Onset, shout out kay Saber Loli, shout out kay Jose Marichan, shout out din kay Tokay Licious, ang active eh, super active. Mm-hmm. I would like to introduce din mga host natin. Go ahead, Shell. Hi guys. So, ayun, thank you for watching and listening to our podcast. This is Pearly Child, your correspondent from Pinoy Gamer. So, pwede po kayo mag-follow and subscribe sa mga social media ko. Just search for Pearly Child. And please do support us sa ano din, sa meron din kaming Spotify, di ba? If I'm not mistaken. Nandun siya sa we're also available in Spotify and sa YouTube. Thank you guys. And then we also have Sides. Hi guys, Sides, 50% girl dad, 50% stay at home husband, 100% geek. Thanks. And ako nga pala si Zero. See you and Rev Major. Bye-bye.